A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa sandaling ito ay muli naman tayong nagbabalik upang ipakita po natin o ang salaysay po ng ating kapatid, bakit siya nagbalik Islam. Kasama po natin ang isang kapatid dito na hindi po dating Muslim pero pumasok po sa Islam. May mga dahilan po kung bakit siya naging Muslim. Ang ating pong kasama ay si Eugene Palarca. Opo. Okay. At tinatawag natin siyang Nasiruddin. Nasiruddin. Ayan. Sa Islam. So napakagandang pangalan nito, no? At ano ang relihiyon mo bago ka naging Muslim, Brother Nasir? Ako ay lumaki po sa isang Roman Catholic na ang nagpalaki sa akin ay aking lula. Sa meron ka bang ginagawang meron ka bang mga aktibidades o yung mga gawain sa pagiging Katoliko? Mayroon nung maliit pa kami dahil yung lula ko ay sagrado dikandado sa pagkakanyang pagkakatolik. Bago kami matutulog sa gabi ay nagrorosaryo kami. Mayroon siyang turno-turno o schedules bawat isa sa amin ng magkapatid. Talagang obligasyon talaga yun. Yan. Pag matutulog ka, ipapaluin ka niya. Pagka hindi ka nag-rosaryo. Ngayon, meron ka bang ibang, nung ikaw ay nagkaisip na, nag-isip ka ba na maghanap ng ibang relihiyon o nag-obserba ka ba sa ibang relihiyon? Noon, wala sa isip ko yung maghanap ako ng iba pang relihiyon. Pero nung umpisa na ako magtrabaho sa Manila, sa construction, mayroong isang engineer namin na di ko alam, pastor pala sila. Mm-hmm. Tapos kaya ako nalipat doon sa kanilang relihiyon, yung born again, dahil tuwing Sabado, sahuran, hindi muna nila ibibigay yung sahod. Yung pera. Oh, makikinig ka muna ng Bible study. Ganoon. Makinig muna ng Bible salita ng Diyos bago ibigay ang sweldo. Siyempre, maghihintay ka nga Yun na nga. Nung panahon na yon, narinig mo bang mga Muslim? May alam ka ba tungkol sa relihiyon ng Muslim o Islam? Mayroon akong narinig sa Muslim, pero yung sa relihiyon ng Muslim, yung Islam, ay wala po. Ang narinig ko sa mga Muslim ay yung manggaganso, mga nikadibong salita ang maririnig mo patungkol sa mga Muslim. Ganun, pagka-Muslim, hindi maganda kaagad ang dating. Pero yung relihiyon ng Islam, hindi mo ito alam. Hindi pa. Hindi mo alam. Mm. So parang alien ito ngayon sa'yo. Mm. Ngayon ano? Nag-isip ka ba na palitan ng iyong relihiyon? Nung napasok na ako doon sa pakikinig ng Bible study, ay doon na ako nagkaroon ng interest dahil parang napamahal na ako sa kanila Tapos at nabasa ko doon na yung pananampalataya ng born again ay walang mga ribulto-ribulto. Mm-hmm. Sa Catholic ay mayroong paniniwalaan na ribulto. Pero dito sa born again wala. So mas medyo parang totoo dito. So hindi ka nagbalak na umalis ng relihiyon noon? Hindi po. Nung nag-born again ako, hindi na ako nagbalak. Ganyan. Ano ang pangyayari at ikaw ay naging Muslim dito? Meron bang anong nangyari sa'yo at naging Muslim ka? Ang una po ay yung mama ko. Nagtatrabaho po siya dito sa Qatar at tuwing nagpapadala siya ng mga babasahin patungkol sa Islam. Mm-hmm. Ayun, at saka inudyukan niya kami na mag-aral, magbasa. Pero yung mga binabigay niya, hindi ko binabasa. Binabaliwala mo lang ito. Ano ang bilang isang Eugene? Ano ang buhay mo noon bago ka naging Muslim? Ay, napaka. Napaka ano po, masama. Dahil una ay ano ako sa aming pamilya. Lumalaban ako kahit sino yung kahit tiyuhin ko, tiyahin ko, lula ko. At saka hindi ako umuwi pag ano, umuwi lang ako sa bahay pag naliligo. Minsan lasing, tapos pag... Basta masama, Ustad, yung mga ano, no? So, may mga bisyo ka noon? Marami, Ustad. Lahat tayo siguro ng bisyo na dito sa mundo ngayon, na siguro na... Nasubukan mo na. Pero, ano ang pangyayari na bagamat pinapadalahan ka ng babasahin ng iyong ina,
Ano ang attraction ng Islam sa iyo? Bakit mo ito niyakap? Anong nabasa ko yung ano, yung kasi sa panahon na yun ay nasa masamang impluwensya ako ng mga pinagbabawal drugs, na pinagbabawal ano? Na ano, gamot. Oo. At saka noong panahon na yun, wala na akong makitang tindahan na bukas. Mm-mm. So sa pag ikaw ay may tama doon sa gamot na yun, hindi ka makakatulog. So ang ginagawa ko, naghanap ako ng mga tindahan para mabilhan ng sigarilyo, alak. Mm-hmm. Pero wala na, sirado na. Ang ginawa ko, nagbasa-basa na lang ako. Nunood ng palabas. Hanggang nagsawa ko doon sa palabas, nadampot ko yung kitab na, yung book na manipis lang yung talakayan ng Kristiyano at saka Muslim. Oo, oh, yung aklat na yun. Popular na aklat yun. So binasa mo yun. Dahil doon sa kalagayan na yun, naboring ka na, eh para maalis yun, nagbasa ka na lang. Nagbasa na lang ako. Talaga naman si Allah, no? May mga bahagi sa buhay ng tao na kahit na ikaw ay nasa kalagayan na hindi maganda, pero ginagabayan pa rin niya ikaw para doon sa makilala mo siya kung ano. Ano ang napansin mo sa relihiyon ng Islam na nagustuhan mo? Nung napasok na ko sa Islam, ay napakaganda po dahil lahat ng mga dapat ng isa buhay sa isang tao ay umaayon lang sa iyong pananampalataya at paniniwala sa Diyos na tagapaglikha. So, yung bahagi na yun, may mga ginagawa ang Muslim. Kung ihahambing mo sa ibang relihiyon, ano yung nakita mo na kakaiba na mas gusto mo tungkol dito sa Islam? Yung pagdarasal. Dahil, talaga naman. Kasi yung pagdarasal ng Islam ng mga Muslim ay napakaganda at talagang sinusuko mo yung sarili mo doon sa iyong tagapaglikha. So yung sinasabi na nagpapatira, yung pagpapatira pa mo talaga. Yun ay parang napansin mo na ito ang tamang paraan ng pagsamba, di ba? Kasi sa Biblia ay sabi ng pastor namin no, na yung si Hesus Kristo daw ay nung nanalangin, naghugas ng kamay at saka nung nagdasal siya ay nagpatira pa. So naisip ko rin sa aking isipan na mas yung ginagawa ng mga Muslim ay ganun din ang ginagawa ni Hesus Kristo. So tungkol kay Hesus Kristo, ano ang napansin mo doon sa pananampalatayan ng Islam? Siya ba ay ano sa pananampalatayan ng Islam? Siya lang po ay isang propeta. Pero maliban doon sa kabilang paniniwala ng pinanggalingan ko, siya ay tinuturo ng aming pastor na siya ay Diyos na nga tagapaglikha at manilikha. Pero nung nabasa ko yun yung talakayan ng Kristiyano at saka Muslim, na doon ay pinako si Hesus Kristo sa krus, saka sumigaw ng Diyos ko, bakit mo ko pinibayaan? Doon nagkaroon agad ng question nung isipan ko, bakit tinuturo ng pastor na si Hesus Kristo Diyos, bakit pinako sa krus at sumigaw pa ng Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ibig sabihin, mayroon pa siyang hinihingi na tulong na ibang Diyos. Ayan ang ngayon. So ito ba ay malaking question para sa iyong paniniwala? Malaki po. At saka doon ako nagkaroon na magmumuslim na ako. So pag-uwi ni mama sa galing sa Qatar, sabi ko, sa relief. Magmumuslim ka. Muslim. So ano ang may malaki bang pagbabago ang nangyari sa iyo nung maging Muslim ka? Mayroon po yung mga pagpapasensya nang paunti-unti ay nababawasan yung pagkainit ng ulo at saka alhamdulillah yung mga kamag-anak ko ngayon ay medyo natutuwa na dahil pag bumabakasyon ako ay di na sila nakakita na naglalasing-lasing o ano pang mga ginagawang mga kabalustugan. So ito yung mga bagay na yung dati mong buhay ay hindi naman karakarakan na ang tao kapag ka naging Muslim magiging santo ka agad siya o kaya katulad ng isang anghel. Ito ay ano ito eh, paunti-unti ito na nababawasan. Ito yung constant practice batay doon sa sinasabi ng Allah. Meron ka pa bang napansin tungkol doon sa mga gawain ng Islam na nagugustuhan mo? Yung pagkapatiran. Dahil dito ay kung anong problema mo,
sasabihin mo sa kapatid mo na ano na Islam, ano Muslim, ay sharing ng knowledge, sharing ng problema at tutulungan. Ito ang nakikita ko sa kapatiran ng pamamaraang Islam. So sa bahagi na ito, kung titignan natin ang malaking pagbabago sa iyong pananampalataya, alhamdulillah, sa iyong buhay, bagamat hindi instant, pero meron tayong pinagbabatayan. So dahil ang ating oras ay maikli, pwede bang anyayahan mo ang ating mga taga subaybay kung ano yung karanasan mo, na pwede bang anyayahan mo sila at baka may payo ka na maibigay sa kanila? Sa mga kababayan po natin na sa pananampalatayang Kristiyanismo, kami po ay nagpaanyaya sa inyo na sana po siliksikin ninyo ang inyong sa ang inyong pananampalataya ng na lubos, dahil sa Christianity ay si Jesus Cristo ay Diyos. Ito po ay walang katotohanan, dahil kahit mababasa po natin sa Biblia na si Jesus Cristo mismo ay nagsabi na hindi siya Diyos. At kung Diyos siya, bakit po siya pinako sa cross? Kaya yun po ang bigyan natin ng pansin, mga simple na kapahayagan sa Biblia na nagpapatunay na si Jesus Cristo ay hindi Diyos. At doon naman sa aking mga kamag-anak at mga kapatid, sana po inshallah ay matanggap niyo ang pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kami po ay nagpapasalamat at kayo po ay sumaamin sa buong isang bahagi na ito upang mapakinggan ang kasaysayan, ang patotoo ng ating kapatid. Sa muli, tayo po ay magkikita upang tunghayan din ang iba pang mga kapatid natin bakit sila yumakap sa Islam. Sa muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.